Tanto sumendo ng noon ang mabuting balita ng Panginoon ng ating sa Diyos. Umatang si Jesus sa Diyos at ang tagal sa Pagdana, pero may isang nangangang puro ng mga pagkitaan na nangangang sa iyo at sinasikapan na nakita sa iyo sa pamahilala ng Pinto. Ngunit siya ay nasa kapanda at lalo sa lahat ng tao hindi niya makita sa iyo. Kaya tumakbo siya ng pauna at umakya sa isang puro ng siya kumuro upang makita sa Jesus ang magdarang ang doon. Pagkatin niya ang pinagkakas ng Diyos na sinabi sa kanya, sa kayo ng mga bata ay sa nagkaya ang tumuloy ng mga samahan niya. Nagmamadali siya mga bata tumuloy ang pinagkakas sa Jesus. Kaya nakita niya kayo ng tulung-tulungan, nakitituloy siya sa isang mga samahan niya. Sumaroy siya sa kayo ng pinagkakas. Panginoon, ibigay ko po sa malaya ang parahari ng mga malaya at po kami nagayang sa mga kapagulay sa inyong kusama. At sinabi sa kayo Jesus, ang balikan ng dumatiyan ko sa bayan nito, hindi na mga mataan ito sa panabalito ng mga tao parahari at ligtas ang balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. So, yung mong pag-ibigisan ay hindi lamang po kung ano yung pinahayaw namin sa yung panahusa, no? Hindi lang po ito pagpakaalis sa mga demonyo. Bahagin ko na kung saan ay binibigyan namin na rin sapagkat kapag nalang yung demonyo, yan po ay sanghit ng pangbiya, sanghit na kamalatan. Kung gano'n siya yung iba, makasunod niya ka na sa mga sila ay pinasamahan ng demonyo. Kaya yun ay kalis namin na pangisip. Ito ay isang bahagi ng pagpapaspas. Pangalawang bahagi ito ay ang pagpapalala natin sa lugar na ito bilang lugar ng ating pagpapalala, bilang lugar ng ating Diyos, bilang lugar ng ating Panginoon sa Kristo, bilang lugar ng pinanahalan ng Espiritu Santo. Hindi ito ay kapis, diba? Kaya natin nawa ang lugar na ito ay nangyayaw natin para sa Diyos. Sabagat ang mga tao dito ay mga mga Diyos. So kaya dito, iyo-iyos natin sa particular ito sa bahay ng paaralan nito na ang mga tao marito ay magabayan sa kanyang pag-aaral para sa mga guro na mapagpanan nila yung kanilang dawang balitaan nila yung kanilang tungkol na siyang magiging pamantala ng ating lipunan sa pamamitan ng mga itinuturo nito. Mangyayari na wawo ito na ang sabi ay ang paralan ay pangalawang tahanan. Huwag natin kalimutan na ang tahanan ang siyang unang paaralan ng pagmamahal. Yung paaralan ni Kristo ay paaralan din ng pagmamahal. Marami sa iyo ituturo, tuturo kayo ng iba't ibang sabi, languages, mathematics, sciences, pero huwag mong kalimutan yung turo ng pagmamahal, pagmamalasakit. Bahagyo na kung saan ay ituloy ng Diyos sa atin ng Diyos. Kaya binigyan pa si Limbordo ng compromises. God's mercy and compassion. Sabagat kung talagang matutuluan niyo ang bata ay pinakailangan talaga ng awa ng Diyos. At ang inyong bisnang pag-isipan ay maliwanag na pagmamahal ng inyong pagmamahal
yung mga pinuturuan. Kaya yung paralang ni Cristo ay paralang din ng pamamahal. Kung natin kalimutan mo na hindi lang tayo magsuguro ng karunungan ng tuntik na ito. Kung natin kalimutan na ituro din yung pamamahal. Sa bawat pananamin ng ating pangitutuon, sa batas ng harang maawangin. Ulitin po natin. Para